What's up guys? Kumusta? Muli mo na naman pinapanood ang Ron TV. So ngayon nandito ako sa harap ng isang simbahan. Ayan. At alamin natin kung anong simbahan ba itong nasa likod ko. Pero konting trivia lang ha. Alam nyo ba na itong puno na to, yan, yung puno sa harap ng simbahan na yan, dati kasi yung pamilya ni Manuel L. Quezon nagsisimba dito. At alam nyo ba, yung batang Manuel L. Quezon ay sobrang kulit at sobrang harot, nagtatatakbo siya dyan, paikot-ikot siya dyan sa puno na yan, sa harap ng simbahan na yan. So, ngayon dahil Semana Santa, ito ang topic ng aking vlog. Ipapakilala ko sa inyo ngayon ang simbahan na to. So, samahan nyo ako at libutin natin ang loob at labas nitong simbahan na to. Okay? Pero bago nyo gawin yan, bago kayo sumama sa akin, mag-subscribe muna kayo. Pwede nyo i-hit yung like at i-hit nyo yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video pa na ilalabas ko. O, sige, tara na! Adventure. Alam mo ba na ang simbahan ng may kawayan ay tinatag noong 1578 ni Fraile Juan de Plasencia at Fraile Diego de Oropesa? Sila ang mga unang batch ng mga Franciscan priests na dumating noon sa Pilipinas noong 1577. Sa orihinal na itsura, ito ay gawa lamang sa nipa, sa sasa at sa mga kawayan. At sa orihinal na kinalalagyan ng simbahan, ito ay hindi matatagpuan kung saan ito ngayon makikita. Ito ay makikita noon sa barangay Bahay Pare, May Kawayan. At noong taong 1588, dumating ang malakas na bagyo at ito ay sinira. Nang taon din iyon, gumawa sila ng liham ng kahilingan na muling itatag ang simbahan at patatagin na ito. Napagbigyan ng kahilingang ito ng kataas-taasang pamumuno ng simbahan at ng bayan ng May Kawayan. Subalit hindi na ito tinatag sa lugar kung saan ito unang binuo. Ito ay inilipat nila sa lugar na tinatawag Lagolo. At simula 1589 hanggang 1668, ito ang naging sentro ng pananampalataya ng mga taga May Kawayan. Subalit sa taon din ng 1668, naging agresibo noon ang pag-atake ng mga native Aitas sa lugar. Kaya napagdesisyonan ni Fraile Nicolas Santiago na hilinging buuin muli ang simbahan at ilipat naman ito sa panibagong lokasyon nito kung saan ito matatagpuan ngayon sa bayan at sa barangay ng poblasyon. Sa pagkakabuo ng simbahang ito sa poblasyon, naging mahusay na pamantayan ito ng pagbubuo ng isang syudad na naaayon sa pamantayan ng bansang Espanya noong panahong iyon. At dahil doon, ang bayan ng May Kawayan ay napasama sa mga kauna-unahang kolonya ng Espanya na ang simbahan ay katapat lamang o malapit lamang sa isang munisipyo. Taong 1731, na magkaroon ito ng kumbento sa pamumuno ni Fraile Juan Francisco de San Antonio. Taong 1739 naman, kinilala itong pinakamahusay na kumbento sa pamumuno ni Fraile Jose Celes. 1784, nang ang ilang bahaging kahoy ng simbahang ito ay pinapalitan naman ng bato ni Fraile Jose Cantos. At noong taong 1800 naman ay sinimulan ang paggawa ng bell tower na katabi lamang ng simbahan sa pamumuno naman ni Fraile Francisco Gascuena. At alam nyo ba na ang toring ito ay kinilalang isa sa pinakamaiinam at pinakamagaganda sa dalawa na natatangi dito sa Pilipinas? Dahil ito ay mayroong tulay na nagkukonekta sa bell tower at sa simbahan. At alam nyo rin ba na ang toring ito ay nagkakanlong ng limang kampana at tatlo dito ay may pangalan. Ang una ay ang Maria Concepcion kung saan ito ang pinakamalaki at ito ay ginawa ni Fraile Antonio de Guadalajara taong 1878. Ang sumunod na kampana naman ay pinangalan ng San Francisco.
Ito ay alay naman ni Fraile Juan Fernandez noong 1881 para sa patron ng bayan. Ang pangatlo sa lista naman ay ang Kampanang San Jose. Ito ang pinakamaliit at ito ay pinagawa naman ni Fraile Francisco Gascuena. Simulat sa Paul, ilang pagsubok, ilang bagyo at ilang pagbaha ang pinagdaanan ng bayan ng Maykawayan. At kasama na sa pagkasirang ito ang inabot ng simbahan ng Maykawayan sa poblasyon. Hanggang sa sumapit ang pamumuno at pananakop ng mga Amerikano noong 1899. Dahil sa pag-alsa ng gera sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano noon, ilang bahagi ng simbahan ang nasira at ilang pag-aari nito ang paniniwala ang nawala. Kalaunan pagkatapos ng gera sa mga Amerikano, naghain ang katolikong simbahan ng Pilipinas sa Amerika ng danyos o claims para sa mga nasira nito sa simbahan. At ito ay tagumpay naman. Ito ay pinagbayaran ng gobyerno ng Amerika. Noong panahon ng ikalawang pandaigdigang gera kung saan sinakop ang Pilipinas ng mga Hapon, mapalad ang simbahan ng poblasyon dahil hindi ito nasira. Katulad ng mga simbahan sa Pilipinas noon at sa Maynila, nakaramihan ay nasira at nagiba. Ka-adventure, alam mo ba na sa simbahang ito ay kinasal ang noon ay hindi pa pangulo ng bansa na si Diosdado Macapagal sa kanyang napangasawang si Doktora Evangelina Macaraeg? Ito ay nangyari noong 1946. Taong 1949 naman nang masira ang simbahang ito ng matinding sunog noon at ito ay tinaguri ang The Great Fire of Maykawayan. Maraming memorabilia ang nasira, mga estatwa, mga dokumento o records. Mabuti na lamang at meron ding nailigtas katulad na lamang ng tabernakulo o yung ornamental na kahon kung saan nakalagay ang mga ginagamit sa misa o sa komunyon. Pagkatapos ng pangyayaring yun, bumuo ang pamunuan ng simbahan ng isang komite kung saan ang layo nito ay itaguyod muli ang simbahan. Sila ay nangalap ng donasyon at mula rito ay bumangon muli ang simbahan. Taong 1984, pagkatapos ng malaging na asasinasyon na noon ay dating Senador Ninoy Aquino, kinanlong ng simbahang ito o inaruga sa loob ng ilang araw ang ilang aktivista na noon ay naghangad na magmarcha patungo sa Maynila. Tinawag nila ang marchang ito na Tarlac to Tarmac March. Subalit ito ay pinigilan ng ilang militar. Hindi sila nakatawid sa boundary ng Maykawayan at ng Valenzuela. Kalaunan dahil sa suportang natatanggap ng mga nagmamarchang Pilipino noon mula sa mga mamamayan ng Maykawayan at sa mamamayan ng mga kalapit na lungsod, nakarating ito sa Malacañang at pinayagan na rin ng Pangulo na makalagpas ang mga tao papunta sa International Airport kung saan ito ang huling hantungan ng marcha. Ang ilang araw ng paghihintay sa kanlungan ng simbahan ay nagresulta ng maliit na pagkapanalo ng mga Pilipino noon. Ito ang nagsimula ng People Power Revolution na nagpabagsak sa diktatorya ng Marcos. Isa itong bahagi ng kasaysayan kung saan ang bayan ng Maykawayan, ang simbahan ng poblasyon o ang simbahan ng St. Francis of Assisi ay naging bahagi ng kasaysayang ito. Ako ay Bulakenyo at ako ay taga Maykawayan. Ang simbahan ng St. Francis of Assisi ay may malaking bahagi sa kasaysayan. Kaya masasabi kong tayo ang kasaysayan. Ang ginagawa natin ngayon ay magiging kasaysayan sa hinaharap. Ka-adventure, hindi pa dyan natatapos ang ating paglilibot. Hayaan nyo namang igala ko kayo sa loob ng bakuran ng simbahang ito. Dito makikita ninyo ang sagradong pamilya. At ito ang tirikan ng kandila. Maaari kayong bumili ng iba't ibang kulay ng kandila ayon sa inyong hinihiling o sa dinaraing ng inyong puso. At dito nyo ituturok yun. At dito kayo magdadasal.
Kristiyano, nararapat din na ikaw ay tumawag at bumalik sa Panginoon. Meron din sila dito ng ito, birhen. Mga ribulto. Iba't ibang klase ang makikita nyo dito. Mga ribulto ni Saint Francis ba ito? Ni Jesus Christ. Guys, kung may time kayo, maaari kayong pumunta dito. Bisitahin yung simbahan namin. Maganda ang simbahang ito at punong-puno ito ng kasaysayan. Meron din ditong insenso. At ito guys, yung kandila na sinasabi ko na ititirig ninyo. Depende yan sa pangangailangan ng inyong puso. Ayan. Yan. So guys, pandemic ngayon na kaya social distance tayo. Ayan, meron din silang karatula nagsasabing ganyan. Ito yung mga maliliit na imahe ni Saint Francis of Assisi. Ayan, collectibles yan. Check nyo na lang dito guys pag pumunta kayo. At ito, balikan natin yung mga kandila nila. Itong pink para sa love, friendship, devotion. Ayan. Tapos yung orange naman para sa kaligayahan, sa business deals. Yung puti para sa paggaling, sa emosyon. Ayan. Paghahanap ng katotohanan. Yung violet para sa kalakasan at sa success. Ayan. Financial success kung marami kayong utang kagaya ko. At ito, mga bracelet na rosary. Marami kayong makikitang ganyan dito. Ayan. Alam nyo, sa labasan, may mga nagtitinda ng kakanin. Hindi ko na nga lang yun naisama dito sa vlog na to, pero yun. Ang bayan ng Maykawayan ay maraming inihahain sa inyo. Mamaya, lalabas tayo. Pupunta tayo doon naman sa may bandang kaliwang side ng simbahan kung saan nandun yung kanilang sementeryo. Ito yung ribulto ni Saint Francis. Ayan. Siya yung merong dalawang ibon sa kamay na nakadapo. At guys, ito yung sinasabi kong bell tower na merong tulay na nagkukonekta sa simbahan. Ayan. Papasok tayo dito sa bukana. Pagdating natin dyan, nandyan naman yung sementeryo ng Maykawayan. Yung mga kamag-anak ko, yung lola ko dito nakalibing eh. So, pasukin lang natin. Papakita ko lang sa inyo, mabilis lang. Kasi ito eh, bahagi pa rin ng simbahan eh.
Ayan guys, hindi ba parang panahon ng Kastila ang style niya? Kung titignan mo mula dito sa labas. Kasi ang cementerying ito ay ginawa pa noong 1885. Ayan, nakalagay 1885. Tama ba? 5 ba yun? Tara, pasukin natin. Ayan. Alam nyo, hindi ganito ang itsura nitong cemetery ito dati. Dati, ano to eh, may hirapan kang pumasok kasi makitid lang yung daan at hindi ganyan ka-organize yung mga nicho nila. Pero ngayon kasi, dumaan ito sa matinding renovation kaya medyo maayos-ayos na siya ngayon. And ito yung mga may mga museo na maliliit. Siyempre pagka rich ka, may ganyan ka. Hello po. So bali mabilisan lang to, iikutin lang natin saglit. Ayan yung pangmayaman ng museo. Ito bali maliit na bisita o maliit na church. Ayan. Pero hindi na yan active yata, hindi na ginagamit ngayon. Medyo libot-libot lang tayo, tapos labas na rin tayo kasi medyo creepy. Nakakatakot. Pinakita ko lang sa inyo guys kung ano yung itsura ng cemetery dito sa tabi ng simbahan. So, yun guys. Hanggang dito na lang. Kung meron kayong natutunan at nagustuhan yung vlog na to, maaari kayong mag-click ng like, mag-subscribe na rin kayo. I-hit nyo yung bell para lagi kayong notify kung may bago akong video. Okay? Maraming salamat, Kadventure, and peace out, man.